Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang reaksyon ni DKU at ang laban ni Astrolabio. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So ayon nga po sa MP Promotions President Sean Gibbons na pagkatapos umano ng bakbakang Manny Pacquiao versus DKU, ay inamin umano ng mixed martial artist ng South Korea na hindi niya daw makita kung saan ang gagaling ang mga suntok na pinapatama sa kanya ng ating pambansang kamao. Bukod dyan ay sinabi din ni DKU na para palang mga bato ang suntok ni Pacquiao dahil sa lakas at tigas nito. So hindi nga po natin maikakaila na sa kabila ng pagiging malaki ng diferensya ng kanilang agwat sa timbang, ay talagang nayayanig at iniinda ng husto ni DKU ang mga patama sa kanya ni Pacquiao. Habang si Pacquiao naman ay inamin sa kanyang latest interview na mas maganda pa din daw lumaban sa isang tunay na boksingero kasi may knowledge daw talaga ito sa boxing. Paliwanag ni Pacman na hindi daw kasi talaga madaling matutunan ang boxing. Kahit umano mag-ensayo ka araw-araw sa loob ng isang taon, ay hindi pa din ito sapat upang matutunan mo ang lahat. Habang si Sean Gibbons naman ay sinabi ding hindi pa umano tapos sa pagboboxing si Pacquiao. Lalo pat napakalaki umano ng demand ng mga tao kay Pacquiao kasi gustong gusto nila itong makitang lumaban. Sa katunayan nga daw ay pwedeng gawin ni Pacman ang maglibot sa buong mundo at magsagawa ng exhibition fight sa iba't ibang bansa. Pero ganun pa man ay tiniyak umano ni Pacquiao na kung sakaling magdesisyon talaga ito na muling bumalik sa professional boxing, ay sa 147 pound welterweight division pa din ito lalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong manalo ng ating pambato na si Vincent Astrolabio kontra sa Cuban legend na si Guillermo Rigondo, ay talaga namang sunod-sunod na ang malalaking oportunidad na dumadating sa kanya. Ito po ay dahil magaganap na bukas ang kanyang kauna-unahang laban sa Las Vegas, Nevada, USA. At hindi nga po natin maikakaila na napakataas na talaga ng kumpiyansa ngayon ni Astrolabio. Dahil sa kanilang face-off kahapon ng kanyang katunggali na si Nikolai Potapov ng Russia, ay agad niya itong inangasan sa pamamagitan ng pagsenyal sa leeg. Bukod dyan ay sinabi din ito na knockout ang aabutin sa kanya ni Potapov. Subalit hindi po basta-bastang kalaban itong si Potapov mga idol. Dahil may record itong 23 wins with 11 knockouts at 2 talo. Habang ang pambato naman natin ay may 17 wins with 12 knockouts at 3 talo. Kaya naman match na match talaga silang dalawa. Napakalaking laban po nito para kay Astrolabio dahil ayon kay Gibbons, ay kapag nagawang manalo ni Astrolabio bukas ay automatic umano na isang world title fight na ang susunod na laban para sa kanya. At saktong-sakto lang ang timing ng lahat dahil ibabakante na din ni Inoue ang mga titulo sa bantamweight division. Pag nanalo si Astrolabio ay siya na ang magiging number 1 world rank bantamweight fighter ng IBF. Bukod dyan ay papasok din siya sa top 3 ng WBO. Kaya naman napaka-importante talaga ng laban na ito para kay Astrolabio. Lalo pat panglima din siya ngayon sa listahan ng The Ring Magazine bantamweight. Suportahan at ipagdasal natin si Astrolabio dahil isa siya sa mga pag-asa natin upang magkaroon ulit ng world champion ang bansang Pilipinas sa larangan ng boxing. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaibang laban ng mga Pinoy.